welcome back to my channel. Today, I am finally showing you everything, my entire jewelry collection. So this has been requested so many times already, but then ginawa ko nga siyang parts ng necklaces, earrings, bracelets, rings, ganyan kasi nga sobrang dami and gusto ko ikwento yung mga memories of each piece that I have. Now, medyo mas madami pa siya tapos nagre-request kayo ng updated jewelry collection. So ayoko naman na gawin na hiwa-hiwalay ulit. That's why now, wala na. Hindi na ako kukuda. Papakita ko na lang sa inyo kasi baka maging sobrang haba nito. Siguro gagawin ko na lang, just like what I do with my bags, every year I'm gonna show you updated collections. Ganyan. Anyway, kapag ina-unbox ko naman sila, nakikwento ko na yung mga story. So I don't need to isa-isa. This is all of them. And let's begin. Maybe let's begin with this box. Kakabili ko lang nitong lalagyan na to. Everything is from Lazada, I think, yung mga velvet case ko. So, ilalagay ko na lang sa baba. Ito lang yung may cover, may glass, tapos ganyan, may mga compartments. Keme. Naku, ang pangit ng kuko ko. Ba't ko ba ito ngayon finilm? Eh, izo-zoom-zoom ko na ganyan. Ano ba yan? Oh my gosh, nailang ako. Yaman na, huwag niyo nang intindihin. Gawin na natin to. So, the first one, this is in no particular order and I'm just really gonna show you everything. Ito pala munang una. Medyo bago to. This is a gift from Nins. Thank you so much. So, yan yung suot-suot ko ngayon. Ano siya? Hoop na dipakaw. That's one of my hoops that I super love. Tapos, ang gaan niya, kaya chunky. I really, really like it. On my second butas here, I'm wearing lang this huggy. Super tiny na hoop. Which we call huggy. On the last one, yung stud lang na maliit. And then this necklace that I'm wearing right now is from Modela. Most of my pearls are from them. Super ganda, very dainty. Pakita ko na pala sa inyo lahat ng suot ko. I'm sure you guys are gonna ask as well about this string bracelet. So they are from Itinakda. So nagpalit ako ng stack this year na mga dainty lang. So this one is from MNK Jewelry. Ito, Mother of Pearls, inspired by VCA. And then sa kabilang side, may trimming siya ng little diamonds. And then this one is a gift from Adornos Jewelry. One of my Suki as well. So ito naman ay parang inspired by Cartier. Meron din siyang very mini na diamond stud. So that is what I'm wearing right now. And then let's proceed na talaga dito. Alright, I'll try my very best to remember kung saan sila galing. And lalagay ko dito sa screen or sa description box. We'll see how this goes. Hindi ko alam. But first, isa to sa mga una kong hoop earrings. Isa to sa super favorite ko. Pinahanap ko pa talaga to sa Saudi nung hindi pa uso dati. From the Artifact Gold. They actually named this after me kasi after ko daw i-post ito, marami nang naghanap. Also from Artifact Gold. This one naman is their gift. Itong nakaraan lang na Christmas and my birthday. And nagbigay din sila ng extra for Vlogmas sa isang kumare na hindi pa rin nagpaparamdam until now yung nanalo. So, nasa akin pa rin. But it looks like that. Ayan siya. Very, very cute and dainty. So, ipapasok mo lang to sa butas ng tenga mo. And then, isasagad mo. So, ganito itsura niya pag suot-suot. Ganyan. May pa dangle sa likod na ganyan. So cute and kakaiba. Next is this stud. Ayan. Ayan. So, gustong-gusto ko yan na sinastack with this very mini stud. Another hoop. This is fairly new also. I got this from Mary Bautista. Sobrang dami din yung hoops. And nagbawa siya ng alaha. So, I got this one from her. Actually, wala pa tong bigay ni Nins nung binili ko to eh. Kaya, nung time na yun, gustong-gusto ko ng ganito. Sakto, ganun din yung gift ni Nins. Pero buti na lang magkaiba kasi ito, dipakaw. Ito, legit na hoop. So cute. So, I can actually stack them ganyan. Ala Maggie Wilson. And then this, I also got from the Artifact Gold. Pagsabayin ko na tong dalawang to kasi sabay ko tong binili. Actually, pinagawa ko to sa kanila. Kasi may ganito ako na hindi real gold before and bet na bet ko. Nagpagawa ako ng totoo and then meron siyang mas malaki. So, ang cute din nila i-stack together. So, one of my favorites also from Bag of Glitter. So, I think most or if not all of my diamond pieces are from Bag of Glitter. I found them sa Instagram and ever since nag-click na kami, super nice niya sa akin. She always gives me discounts and at one point last year, parang medyo sunod-sunod na linggo bumibili ako. Sobrang ganda kasi ng mga diamonds niya. Sobrang ganda ng clarity and super duper. Ganda ng presyo. I think she sources her diamonds from Japan. Hindi masyadong mahal pero napaka ganda ng quality ng diamonds niya.
Meron na rin silang store, Robinson's Magnolia ata. So you can check them out personally. So this one is earrings na I got from them kasi nakita ko sa caption na parang yung leaf design represents fertility. Kaya ako binili. Pero I think excuse ko lang yun sa sarili ko para bumili ng time na yun. Pero ang ganda nito kasi pagka dun sa third na butas, pahabang ganun, it's super nice. And then, another hoop. This one naman, pinagawa ko sa Adornos. Yeah, I think this is Adornos. So this is like a baguette na earrings na hoop. Super nice. Ganyan. Tapos makapal, mabigat. Yun ang maganda sa Adornos, actually. Siguro yung iba nagtataka parang mahal pag nag-inquire sa kanila. Laging mabigat yung mga ginagawa nila. Siksikliglig sa gold. Pagka sa kanila kayo nag-order. So kung may budget kayo, I would recommend Adornos for everything that is customized. Pagka naman gusto nyo yung medyo mas abot-kaya, then you can go for Artifact Gold. Yun yung aking basihan. Sabihin nyo lang sa kanila yung budget nyo and yung mga gusto nyo. Pwede naman din nila ipa-customize. What else do I have here? Ah, this is my very first diamond earrings that I got from Dubai. And hindi ko alam ba't ganito. Pero sobrang tagal nitong natago sa kung saan man. Tapos nung gagamitin ko na ganyan na siya, parang nangitim. So I don't know why. I think si Hart ang nagsabi na you really have to invest in good quality na velvet na lalagyan ng mga fine jewelry niyo to avoid yung mga ganitong pangyayari. So ang dami ko nung nagawang palilinis dito pero talagang ganyan na siya. I don't know why. This one naman is gold-plated lang. This is not real gold, but it's super-duper beautiful. It was sent to me by Kingka Jewelry. Actually, pinapili nila ako and ang dami kong gusto sa kanila. Pero dalawa lang ang pwede kong piliin. So, I chose this one. Ayan, super nice. Parang stardust keme itong nasa harap. And then, sa likod, matte gold-plated. Sterling silver siya. So, it's also hypoallergenic. My diamonds. This is also from Bag of Glitter. Yung aking kauna-unahang 1-carat face na diamond earrings na yellow gold. Oh my gosh. What happened here? Oh my god, punong-puno ng makeup. Ito yung suot ko nung kasal ni MM. Kinabahan ako na wala yung kintab niya. Kailangan ko linisin. Kaka-spray ko and kaka-makeup ko ata. But yeah, linisin ko. Nawala yung kintab niya. Kawawa naman. So anyway, yung aking yellow gold na kauna-una na pinakita nga before is nabenta ko na sa aking closet because nakita ko nga to sa Bag of Glitter and mas gusto ko siya, mas glittery looking, mas maganda nga kasi yung diamonds nila for me. And this one naman is rose gold, tsaka mas maganda yung setting niya. And then this one is a gift from Dawn. First gift kasi na-mine ko to sa isang live selling sa Japan. Nakita ko yung live seller na yun kay Madam Princess Mendoza. Although mahirap, sobrang dami na nilang suki. So medyo mahirap talaga makipagbakbakan ka sa live. So ito yung na-score ko nung time na yun. And then sakto yun yung time na nag 1,000 subscribers ako sa YouTube. Kaya sabi ko kay Don siya magbayad gift niya sa akin. So ayan, very tiny lang na stud na diamond earrings na pang mga third or second. Tsaka ito, isa pa. Ito naman, terno kami ni Kaya, nung pamangkin ko. So, nung pinabutasan yung tenga niya, I paid for it. And then, nagpabutas nga ako ng third. So, pareho kami. And I chose this one for, ito pang baby to na diamond. Kaya maganda yung lock. Kasi pang mga bata nga. So, hindi siya madaling matanggal. This one naman is gold. Itong galing sa Japan, actually, meron siyang certificate. I have so many pearls from Modela. So, ito, super nice. Actually, nagbawas na ako. Nag-share ako sa Vlogmas. Pero yung iba, parang hindi ko ma-let go. Kasi alam mo yung pagtignan mo, ang dami kong pearls. Pero sobrang iba-iba na you feel like you want everything. Super classy. And then, pwede mo siyang tanggalin ito. Para kung gusto mong stud lang. Diba? So nice! And then, I also have this one na parang Dior ang peg. So, ito yung isa na pwede mo rin tanggalin. Joke lang, hindi pala pwede tanggalin. But, pwede rin naman kasi ito naka-connect siya sa pakaw eh. So, if you can use a different pakaw, then you can also have one stud like that. O, diba? Ganda nitong mga pearls ng Modela kasi marami siyang ganap. And then, this is another one. Super nice also. You open it here like this. Tapos, paikot siyang ganun. So nice. Love it. This is also from Modela. I super love this. Nagamit ko siya nung kailangan ko mag-photoshoot na Hawaiian ang theme. So, this one was super duper handy, diba? Napakahilig namin ng ate ko sa mga ganito na parang gawa sa clay. Nung college kami, malalaki talaga. I think that's it from Modela. This one I bought from El Nido. From our own
body of water as well. And then this one is my ate's that she got from Bloomingdale's. I wore this during her wedding. I don't remember kung binigay na niya sa akin to or nakalimutan na niya, but I kept it. So nice. I have this too na hindi ko na, grabe ang dudumi ng mga alas ko. Hindi kasi talaga ako masyado naglilinis. Maybe after this video I will clean. I just usually clean with Corinne. Binababad ko lang talaga doon for a couple of minutes and then eventually makikita mo ang dumi na ng tubig. Sometimes pag super dumi, I would do a second round. Tapos pwede mo siyang i-brush ng soft bristles na toothbrush. So this too, I got from trips Vietnam and Phi Island in Thailand. So hindi ko maalala kung which is which. Basta every time na I would travel before sa Asia, tapos merong Pearl Farm, I would buy something. Yan. Tapos na tayo sa earrings. Oh my god, ang haba na. Next is Sing Sing. Konti lang naman yata to. This ones I got from Modela as well. Some I bought, some they gave me. So sobrang aliw. Itong mga pearl na balls are made of 10K gold. And an lang siya, yung nylon string. Kaya ito, magaan lang, tas mura. Tas you also get the look, diba? It's super nice, lakas mukha madam. I really, really love it. And then, ang ganda niya stacked with itong mga pearl balls din. So nice. And then this one is, tawag yata dito rice balls or something. Kasi it looks like rice. And then, this zigzag ring is a gift from Adornos Jewelry. Super nice. Most of my rings are dainty. I super love everything dainty. This is also a gift from Adornos. Actually, sila yung pinakauna talaga na nagtiwala sa akin. Gusto ko ng ganito kasi nakikita ko nga kay Maggie Wilson. Yung mga pang ganyan lang. Hindi ko alam tawag. Super nipis lang. So nice. This one naman is from my hoop earring na wala yung kapares. Kaya pinatunaw ko yung naiwan tapos pinagawa ko sa Marcy's Jewelry. One of my very, very first suke. So sa kanila galing yung hoop earring. So sa kanila ko din pinagawa. I love them. This one is from Bag of Glitter again. Ayan, nabudol na naman ako. Kasi pa nagpo-post si Bag of Glitter ng diamond. Yung ganyan, tapos kumikinang-kinang. So parang may hip na yung nakikita ko. Napakaganda din kasi nito. This is rose gold also. Pero diamond encrusted ito. Tsaka itong kabila. This is also really nice as an engagement ring. Tapos may diamond do. Super beautiful. Another diamond piece. One of my very, very first ring as well. Ito naman, na-discover ko si Little White Pouch from Trisha Gosing Chan. Tama ba yung pronunciation ko? Apoy niya. Sobrang sikat na vlogger siya. It's all over Instagram yung kanyang sing-sing kasi super dainty and super pretty. That's why I discovered Little White Pouch. This is an eternity ring, by the way. In rose gold also. Nawala na ako ng bato dito eh. Pero buti na lang nakita ko sa bag ko. So binalik ko sa kanila and they fixed it and never na ulit nawalan. So ang luwag. Dati, hindi pa kasi ako masyadong marunong nung kung paano mag-check ng mga ring size. Kaya yun, nag-iimbento lang ako. Puro 7 ata itong mga size na mga una kong sing-sing. Kaya dito ko sa thumb sinusuot. I don't know. Isa ko napulot yung 7. But Adornos, when they sent me the very first time, pinadala din ako nila ako ng mga ring sizer. Kaya alam ko na, 6 lang pala ako, 5, ganun. Pa 7, si girl. This one, kung maalala kung saan galing. But another very dainty na twist ring for stacking also. Okay. I got this the same time as the eternity ring. Ito naman tawag dito ay baguette diamond. Rose gold also. And then it has a baguette diamond. Parang nangitim na. Grabe, ano ba nangyayari dito sa mga alahas ko? Hindi ko alam. But I super duper loved them before. Mga dainty rings lang. Sinusuot ko sila sabay-sabay na ganyan. Si Maggie Wilson talaga ang peg ko. Actually, si Marcy's Jewelry, kay Maggie Wilson ko rin siya na-discover. For my pinky. Ayan. Basta spelling niya, signet. Hindi ko alam kung paano yung pronunciation. Signet? Hindi ko alam. This one naman is a gift from... Lalay ko na sa screen. Alam ko pa, pero hindi ko maalala ngayon yung name. But this is my birthstone. And a very dainty ring as well. They sent this to me when I bought this one. One of my pinakamakapal na rings actually. And then this one, I had it made before pa. Ayan, sabi ko sa inyo, di ba? Pwede nyo kasing sabihin kay The Artifact Gold kung ano yung peg nyo. So ito pinagawa ko sa kanila. Sometimes sabihin nila sa akin yung presyo and then mamamahalan ako. And then they will adjust. Sabihin nila, o sige, pwedeng gantong price pero gantong grams lang. Ganon. So pwede kayong mag-discuss. Depende sa budget nyo tsaka sa style na gusto nyo. So... Ayan, this is a croissant ring na pinagawa ko din sa kanila before. This is one of my very first ring that I got from Dubai. Sobrang bigat niya. I super love it.
eh, this is very timeless. Na feeling ko pwede ko ipamana. O, diba? Kahit nakasuot na ang kapal. I love this. This one is also from Dubai with zircon. But, nawala yun sa kabilang side. Ito nandun pa. Pero, super bigat din niya. This one, I forgot also kung saan ko binili. But this is a Cartier-inspired na ring. I wouldn't buy a Cartier na jewelry dahil sobrang mahal. Unless sobrang yaman ko na, hindi ko kaya. But I can buy second-hand kung makakatsyempo ako. Bibiling ko yun. This one, alam niyo ng lahat, my very favorite part of my ring collection. This is made by Don the Builder during the pandemic. So it's kahoy. And then he just always polishes it once in a while. Pag nawawala na yung kintab. Ang dami nagtatanong sa akin ito, yung saan daw galing. Sobrang tagal niya itong ginawa. I think this is one of the hardest thing na ginawa niya. Kasi mas hirap siyang gumawa ng maliliit na woodwork kesa sa malaking bagay. Tapos imagine kung gaano katagal niya na perfect yung bilog. So I really, really appreciate that. This was sent to me by Italo Jewelry. It is silver covered in rose gold. Super ganda, di ba? Lakas maka-heart. Very shala. Ito, pinadala din nila sa akin itong eternity ring na to. Hindi ko pa nagagamit. This one is from Drawwellery Jewelry. Also, real silver covered in gold. Yung mga kanina lahat yun, real 18K gold, nasang laable. Simula sa Italo Jewelry, they're all silver, covered in gold, and hindi siya pwede isang la. Ay, ito yung kapartner ng kinuha ko sa Kingka Jewelry. Look, it's so beautiful. Silver and covered in this beautiful matte gold. Apakaganda. Tapos yung parang may stardust na black na detail. It's so nice. Ang daming magagandang ganito. This is also from Drawwellery Jewelry. Same silver, covered in gold plating. Letter K. Ayan, okay? We're done with the rings. Diba, ginusto nyo to, kaya ang haba. Next is bracelets. Ito, hindi siya real gold, but it's a vintage Christian Dior. It was a gift to me by Patricia and Marvin of Vintage Classics because I got two vintage Chanels from them. And, ayan, they gifted me with this very beautiful na vintage Dior bracelet. Sayang lang, ay super laki, but ang ganda. I will keep this forever. Yun nga sabi ko, hindi ako bibili ng jewelry for the name. Next, this is one of the pinakamahal na nabili ko nung nasa Dubai ako. It's a Cartier-inspired. Hindi pa uso nun yung Cartier-inspired. Now, it's everywhere. But at that time, bawal pa siyang i-display ng mga jewelry store, kaya kailangan mo siya itanong. So, tinuro lang siya ng friend ko saan, kung saan siya bumili. That's why, nakabili ako. I also bought one for my ate, nagpabili siya. So, yan, super bigat niya, and super mahal niya compared to my other golds, because mabigat siya. So, okay lang na mahal. Not mahal na like the Cartier, because I'm actually paying for the gold lang, okay? And it also comes with the screwdriver. And then, one of my everyday bracelets that I got nung nag-start ang pandemic kasi gusto ko nga ng maninipis na bracelet na I can wear everyday here at home. Nauso din to sobra pero nung binili ko hindi pa siya uso kaya sobrang mahal ko siya nabili. But now, you can see this everywhere. It's not super mahal. This is my silver bracelet. Hindi ko to tatanggalin dito kahit na umiitim na siya and kahit never ko siyang sinuot because nabanggit ko before, this is from my dad and he never gives mga stuff like this. So I really treasure this. And then my tennis bracelet na white gold from Bag of Glitters as well. Ayan, isa to sa mga pangarap kong bracelets before pa. So I'm so happy nung nabili ko na siya kay Bag of Glitters. Sabi ko sa inyo, super duper nice ng kanilang diamonds tapos hindi sobrang mahal. Kaya I really recommend them. This is 3 carats by the way if you're gonna ask. I'm planning to get another one in yellow gold eventually. Pero pinaghahandaan ko kasi gusto ko yung 5 carats naman. This is an anklet that I got from Skylove. See, it says hope. And ang ganda ng chain niya, it's makapal. And it has this really cute na palawit na heart. So, super duper nice nito pag suot sa paa. Actually, lagi ko itong suot nung nabili ko. Kaso nagsusugat ako kasi antigas nito. Buto-buto kasi ako. So, tumatama ito pagka nakahiga ako or something sa buto-butuhan ko. Kaya nagsusugat. So, hindi ko na siya nasusuot ng madalas. So, I'm planning to buy something else na hindi masyadong ganyan ka-arte na pwedeng pang everyday. This one naman, I got this out of frustration. Dahil yung kauna-una bracelet na binili ko sa Dubai, nawala. New Year's Eve. Sobrang gulo sa metro. Pagbaba ko, wala na. Hindi ko alam tumama or sumabit somewhere kasi wala namang magnanakaw dun. And then, yun, bumalik ako sa gold sukat and I got myself a mas makapal one. Manipis din kasi yun eh.
So, bumili ako ng mas makapal para hindi na ako mawawalan. Actually, itong chain lang to, natawa ko yun eh. Tapos, bumili ako ng extra. May extra budget pa si girl. So, pinalagyan ko yan. I also got this the same time. I got that one from the Gold Souk. May isang store na silver. O, di ba? Ang itim na rin. Pero sobrang ganda nito. Tiffany inspired. I really have to clean my jewelry. Sayang eh. Sobrang ganda oh. Pero yan, ang itim na. Yun yung problema din eh sa mga silver. Kagaya yung mga Pandora, pag natatambak, nagiging maitim. So, ang dami nagtatanong sa akin ito at one point na ito yung lagi kong suot sa arm candy ko last year. I think I was wearing this the entire half of 2021. Every single day, walang tanggalan. This is also from Modela. So, ito, 10K lang din tong balls na to. Kaya mura. And hindi ata masang la kasi 10K. Tapos, ano lang din siya. Yung string lang din siya sa loob. Kaya, sobrang comfortable niya isuot. Hindi siya nagtatarnish. It's magaan and pwede siyang daily wear talaga. Super duper nice. Ayan. Tapos na yung bracelets. Dito na tayo, girl. Napakahaba nito. Necklace. Dami nito, ha? Tara! Mabilisan lang. Mabilisan. Is a lie. This one is from Modela, the very first one that I got from them. Dito nagsimula ang aming relationship because I bought this and then dami ko nang binili, ang dami nang nilang binigay. Nagkamahalan na kami. This one is a mother of pearl as well, tapos may letter key siya. Ayan, tapos may certificate. Super love it. Sobrang ganda. I actually gave one to my mom as well nung Christmas. I really, really love their pieces. Napaka-classy. This is one of their gifts to me. Real 18K gold. So, it's a very dainty na necklace yung mga yan. So, may mga tape na gano'n kasi parang hindi magbuhol-buhol. And then, it comes with this beautiful earrings na dangling sa set. And then, napakaganda nito. Very dainty and girly and classy lang. Yan. And it also comes with a certificate as usual. And a velvet box. Everything you buy from them is very, very presentable. This one naman is a gift nung Christmas sa lahat ng kanyang loyal clients. So, napaka-thoughtful, diba? It has my initial K as well. Square naman. Yung isa bilog yung binili ko eh. Pero magkaiba sila. Thank you, Modela. It's also from Modela. This is one of my favorites. Also, so it's super nice. This is not real gold. May rice balls na initial. Another one from Modela. Ganda-ganda din ito. Ganyan. I think hindi ko na ipapakita yung mga hindi real gold dito. Parang tempadong magtagal, okay? Kasi ang dami kong necklaces na pinadala sa akin na gold-plated. Dito lang tayo sa mga fine jewelry. From the very, 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 very first necklace that I had in my life since birth. Saudi nga kasi kami pinanganak, kaya talaga namang likas ng naka-yellow gold kami lagi. So this is my necklace since I was born. It's Mama Mary and a little heart. Kaya naman yung mga pamangkin ko, nung pinanganak sila, binilan ko rin sila ng ganito. So, pareho-pareho kami may heart na, pendant na like this. And then, since umarte nga ako, tumanda na ako, pinalagyan ko ng ganito. 18 inches to, tapos pwede ko siyang gawing 16 inches. Pina-add ko yan sa isang jewelry store where I got yung mga Cartier-inspired. Isa lang naman din yung suki ko sa Mall of the Emirates before. Sobrang dami kong putol na necklace. I cannot. Tatanggalin ko na nga din. Papaayos ko na. Dahil sobrang dami na. Exhibit A of putol. Ito ata kasama to nung live selling sa Japan. If I'm not mistaken. So ganyan yung ano niya. Hindi ko alam yung mga tawag sa chains. Okay guys. So it looks like that. And then actually akala ko malaking letter Z ito eh. Maliit lang pala. So tiny. Next one. Pinagawa ko sa Adornos. Again, this is 18K and it's super heavy. I really, really love how heavy their jewelry is. Sulit na sulit talaga ang bayad. This is 14 inches lang. So, parang chore siya. Favorite ko siya. Pinagawa ko talaga to as my everyday necklace that time. And it has my initials, C and M. So, this one I got same store in Dubai, Mall of the Emirates. This is a Murano glass with gold. Ano bang tawag doon? Gold specs. Char. Hindi ko alam. Basta may mga gold-gold sa loob. And Murano glass yung red na yon. I got one for my mom and for my two sisters that time. Pa-Valentine's gift ko sa kanila and tigitisa kami. So yan, lahat kami. May ganito. I remember one time nasa Disneyland kami. Nakapila. Dami nakakakuha ng attention. Kasi pareha-pareha naming suot. So gandang-ganda sila. Tinatanong ko saan galing. Super nice kasi. This one, I really don't remember saan ito galing. Pero naputol na to eh. Mas mahaba to, and then naputol siya. Ganyan lang siya na chain. And then, pinaayos ko na lang kay Don. Nagawa naman niya ng paraan. So, at one point, favorite ko to na ito lang. Noon, ito lang tayo lagi sa house. Tapos, ayan lang siya. Parang ang dainty lang na may maliit ka na parang rope necklace lang na ganyan.
This one I got from Artifact Gold also. Kasabayan ito yun sa Adornos. Dahil at that time, eto pandemic, nasa bahay lang tayo. Everyday jewelry na pwede ko masuot dito lang sa bahay. It's ganyan siya. Very manipis lang with the bilog-bilog. So, ang favorite ko kapag kain choker type is 14 inches, tapos 16, tapos 18. 18 yung pinakamarami ako, I think. Tapos yung, itong mga everyday jewelry, usually 16 ang kinukuha ko. Pero yung Adornos, pinagawa ko talaga siyang 14 para ganun. Pag itong isang tawa lang, tigok ka na. Putol ba to? Yes, it is putol also. This was a gift to me on Christmas ng 2020. Last year, hikaw. Ito, 2020. Ito yung gift sa akin ng Artifact Gold. Super nice. Very dainty. Nakakatakot. Ayun, naputol ko nga agad. Actually, in-order ko to. January na kasi nun eh. So, nakita ko, pinost nila. Bibilin ko. Ayun pala, nakapack na. Nag-gift daw nila sa akin. Na late lang sila magpadala. So, thank you so much, Artifact Gold. Very Sailor Moon ka yan. Ice cream yan. This one is my paperclip necklace from Parsis Jewelry. Ayan. This is 16 inches. Another putol. This one naman I got from Skylove. Parang nakafix yung letter M. Medyo makapal to eh, so I don't know bakit naputol. So that is a paayos mo. Grabe, ang dami ko ipapaayos. This one I also got from Skylove. I really, really wanted something like this na makapal na chain. And mahaba for stacking. But I requested na magaan lang. Unang-una, mahirap siya kapag mabigat. Tapos mayami kang suot. Kaya gusto ko magaan lang. Pero makapal naman siya. And this is, I believe, 20 inches or 22 ata. Ito yung pinakamahaba ko. Alam, binili ko to kasi gusto ko siya kapag naka-bikini. Tapos yung triangle na bikini para andito. Maganda. Ganyan. Ayun, si girl. Never pa nakapag-bikini. Dahil wala namang swimming na. Nagaganap. Gusto ko yun si Skylove kasi mura din sa kanila. And then this one, I forgot ko anong tawag sa chain na ito, pero usong-uso din to. Last year ba? Oh, 2 years ago. Nalilito ako, parang bilis kasi ng panahon, no? Parang 2020 lang, pero 2 years ago na pala. From Artifact Gold again. O, diba? Pag may suki ako, dun lang halos. Hindi ako masyadong bulili. Kaya lang ako nagkakaroon ng ibang mga jewelry is pag may na-reach out sa akin, nagre-regaluhan ako. I would buy from them also, kasi syempre that's real gold na bibigay nila. So, hahanap ako ng something na gusto kong mabili. Pero pag may suki ako, doon na talaga. Sometimes, pag may nakita ako sa ibang store na gusto ko, pipicturean ko, ipapadala ko pa rin sa mga suki ko. Sa kanila pa rin ako bibili. Kasi sure na ako. Natotoo yun. Hindi ako masascam. Napanood ko yung vlog ni Mami Heidi ata yun, na nascam siya. Grabe. This one is very new. Gift sa akin ng Azacar Jewelry na I think magiging suki ko rin eventually. Because this is so beautiful. Their birthday gift to me. Ito yung lagi kong suot lately na lagi nyo rin tinatanong. And natotoggle siya. So, meaning, pwedeng ganyan siya. Pwedeng may pa-under kang ganda dito pag naka-bikini, tas mahabang ganun. Ganon. Ganda. Tapos, yung chain niya kakaiba. Dahil parang pa-twist-twist siyang ganun. Very sparkly kapag natatamaan ng ilaw. Ako, natatakot ako sa kanya kasi mukhang very dainty. Grabe, parang dalawang linggo ko na siyang suot everyday. Walang tanggalan. Walang buhol na naganap. Di siya naputol. I love it. Yung iba kasi, di ba, pagising mo, buhol-buhol na. Ito, from Marcy's Jewelry also. Binili ko to nung nakita kong suot ni Maggie Wilson. So, screenshot agad ako that time. And sis, gusto ko rin yan. Kasi tinatag nga ni Maggie. Oh my God, it's buhol. Ayun mo, di ba, buhol. Screenshot ko. And sis, I want that. Yung suot ni Maggie. Kung ano man yung length ng suot niya yon. Everything. Dami din nagtatanong sa akin ito kasi sinusuot ko din ito late. This one is Don's gift to me. First gift as well. Kapartner nito yung, hindi kapartner, pero I mean same time ko bihili nung hikaw na diamond from the live selling. And this one also from that live selling as well. So ito plus yung hikaw, yung hiningi ko sa kanya that time na 1,000 subscribers gift niya for me. Oo lang siya ng oo. Super nipis din, so I'm really scared. And meron din tong ano, certificate. Itong diamond na to from Japan. Alam mo yung super nipis niya, pero ayaw ko siyang palitan ng chain kasi itong pendant na to na super sparkly diamond, ang ganda niya dito sa ganitong chain. So pag suot mo, halos di kita yung chain, yung diamond lang na nagsasparkle. So bagay na bagay siya, hindi siya bagay sa ibang chain talaga. Kaya nasusuot ko lang siya on special occasions. Mas kailangan tatanggalin ko siya pag matutulog ako because it's so scary. Ay, actually, naputol na yung totoong chain na kasama nito. Nasaan yun? Basta naputol na mas manipis pa dito. Tapos nilipat ko dito kasi ito na yung next na pinakamanipis na meron ako. Pero mas maganda pa siyang tingnan dun sa original niya na chain. Kaso bawal ka nang gumalaw pag suot mo. Bawal kayong tumawa. Bawal kayong ububo. Ganun.
Oh my God, what happened here? Hindi ko na alam. Ah, ito. Ito yun. Ito yung chain ni Diamond. Diba, sobrang lala. Putol na nga. Buhol-buhol pa. May buhol pa doon. My gosh. Diba, ang ganda. 1, 2, 3, 4. Apat na yung putol ko doon. Apat lang naman pala. Kala ko sobrang dami. Ay, papakita ko rin para to. Kahit di siya real gold. But it's hypoallergenic also. And it's a gift to me by Tala Ahala. It's super duper special. Pwede nyo siyang binin na isang set. Necklace siya with tatlong pendants. Tapos kayo na bahala kung anong gusto nyo ilagay sa pendants. Pwedeng walang nakalagay. Pwedeng name. So yan, tatlo talaga yung kasama. So really value for money. And hindi din to nagtatarnish. So you can wear this everyday. Yung maganda din sa lahat ng Tala Ahala pieces. Since ganyan naman sila yung like memory pieces kineso. Hindi mo talaga siya para isang la, diba? So here in the first one, I have Miguel with a butterfly. So that's the name of my baby boy. Na feeling namin boy siya. Kahit di namin alam kung anong gender niya. But we named him Miguel. That is my baby boy. Nakilala niyang lahat. Pero picture yan. That's Barkley. Super pogi. And actually, yung pinalagay ko dito, Elenita sa harap. And then sa likod, Rodel. Which are the names of my parents. Kaso hindi nila na lagay yung Rodel. So, hayaan mo na. Hindi naman magtatampo yung tatay ko. So, there. Yun, I am done. Pero meron ako dito two pendants that I wanna share as well. Minimix and match ko kasi yung mga pendants tsaka yung mga necklaces. So, karat-karat yung mga pendants ko. So, ito, marami din nagtatanong sa akin. At lagi itong hinaagaw sa akin ni Keisha Chua. This is my mermaid tail na pendant. I also got this from the Artifact Gold nung nasa Saudi pa sila. Kasama nung necklace. So, hindi ko alam kung alin dito yung necklace niya. And then, this is one of my favorites from Marzis Jewelry. Naka-engrave yung aking birth year. May necklace yun to nung binili ko. Mix and match lang. Alam mo, sobrang sakit na nalalamunan ko and I think sobrang haba na nito. So, tapusin na natin. That is everything. I hope masaya na kayo. Napakita ko na sa inyo ang aking entire jewelry collection of 2019 hanggang 2021. So, we'll see if I can do this again next year o kung may mga magbabago. Actually, madami nga pala nagbago kasi marami nga pala din akong binawas and nagbenta ako sa closet namin. Yung iba na ipadala ko na kasi nagbayad agad pero may dalawa pa dito. Actually, ito, naka-lay away. So, hindi ko pa napapadala. This is a set of pendant and dalawang earrings. In order ko to from Qatar. So, galing talaga siya sa souk. Kaya ang bigat-bigat, super duper pretty. Tapos, matte golden siya. So nice. And then another one that I got from Marcy's Jewelry. Ito, hindi ko pa nabebenta. So, kung merong may gusto sa inyo, please follow Tian and Closet. Nandun siya. So, this one is a Just and Clue inspired bangle. This is customized. Pinagawa ko siya na size ko. Dahil nga kay Maggie Wilson. Dahil like siya nakaganto. And noong time na yun, meron na nga ako nito. So, sabay ko silang sinusuot. Pero hindi na nga ako mahilig ngayon sa mga bangles. Ang hilig ko is mga dainty na ganyan. Kaya, this one is for sale. Super heavy din niya. It's rose gold. From Marcy's Jewelry. So, if you guys want this, let me know. Message me. On sale pa siya. I'm sure madadagdagan to nung madadagdagan pa this year and then I'll see you again and show you how it will look like next year. I hope you guys enjoyed this video. If you did, please give this a thumbs up, please subscribe and click the bell button para updated kayo on my next videos. Bye!